mga kabukid, nararanasan nyo rin to sa inyong mga palayan, naninilaw yung mga dahon, tapos yung puno, nalalanta, mga kabukid. Ayan, so meron akong kinuha dito, parang ganito siya mga kabukid. Ayan o. Napisa siya mga kabukid kanina pagkuha ko. Ayan. Itlog siyan mga, itlog yan mga kabukid ng uod. Ang tawag dyan mga kabukid ay steam borer. Ayan o. Magandang araw mga kabukid. Ayan, punta tayo sa, ngayon sa farm. Ayan mga kabukid, so ngayon dahil medyo okay na yung panahon ngayon mga kabukid, may gagawin tayo. At yung palayan natin, so nandito tayo ngayon sa farm. Ito yung kalahating, mahigit kalahati ektarya mga kabukid. So, ito yung masyadong apektuhan mga kabukid nung pag-ulan mga kabukid. Talagang halos hindi na makita yung mga dahon dito mga kabukid sa ano, taas ng tubig. So, ngayon, ito na yung epekto ng baha mga kabukid kung makikita ninyo. Ayan. So, talagang nangayayat yung ating mga pananim mga kabukid. So ngayon, titingnan natin mga kabukid kung ano yung pwede nating magawa ngayon. Ayan. Ayan. So malawak yung ano, damage mga kabukid hanggang doon. Oh. Kasi dyan kasi yung umaagos mga kabukid, yung galing sa busay na tubig, pababa dito. Ayan. Ayan mga kabukid, hanggang doon pati nga sa kanila yung katabing palayan natin apektado talaga. So ayan, ngayon mga kabukid, meron akong ituturo sa inyo kasi gusto ko na ma-share ko yung natutunan ko mga kabukid. Ayan, kasi ito pag hindi natin maagapan to mga kabukid, for sure yung magiging harvest natin ngayong ano, ngayong taon, eh baka mas malala pa sa nangyari nung taon mga kabukid, nung 2020. Itong ano eh, yung itong palayan namin dito nung panahon pa ng lolo ko mga kabukid, umaan ito ng mahigit 90 kasako. Kaban, 90 kaban mga kabukid. Ayun, tapos yung dalawang hektarya doon umaani ng 250 plus mga kabukid. Pero sad to say, yung nangyari sa last na harvest natin ay hindi siya gaanong maganda. So, ang dahilan mga kabukid, dahil po sa ano, naging apa. Sa wari-wari, apa kasi yung tawag doon mga kabukid. Yung butil na walang laman, bali namumuti lang siya mga kabukid. So, yung natutunan ko mga kabukid, isi-share ko kung ano yung cause nito, bakit nagiging ganito yung mga bunga ng ating pananim. Walang laman, tapos yung mga dahon nagiging kulubot, tapos wala pang bunga, mas madali siyang mahinog yung mga dahon, naninilaw siya mga kabukid. Yan, so ipapakita ko mga kabukid kung ano yung dahilan dito, tapos tuturuan ko kayo at ipapakita ko rin sa inyo mga kabukid ano yung pwede nating solusyon, solusyon para dito talaga mga kabukid, para ngayong taon ay ma-improve yung ating harvest, para naman po sa ating mga millennial farmer mga kabukid na gustong matuto mag-manage ng rice farming. So ito mga kabukid, sana makatulong ako sa ito. So tara. Ayan mga kabukid, so ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina mga kabukid. Ito mga kabukid, nauuga, nalalanta. Yan. Tapos mga ganito yung dahon, dilaw-dilaw.
Ayan. So alam ko mga kabukid, nararanasan nyo rin ko sa inyong mga palayan, naninilaw yung mga dahon, tapos yung puno, nalalanta mga kabukid. Ayan, so meron akong kinuha dito, parang ganito siya mga kabukid. Ba, wala pang bunga mga kabukid, pero nahihinog na yung mga dahon. Kasi dito, kung makikita nyo lang, iniitlogan siya, ito, yan. Ayan o. Napisa siya mga kabukid kanina pagkuha ko. Yan. Itlog siyan mga itlog yan mga kabukid ng uod. Ang tawag diyan mga kabukid ay steam borer. Ayan oh. Oh. Ba. Yan, hindi makita. Oo. So mga kabukid, so ayun mga kabukid, ang maganda dito mga kabukid ay pwede siyang maagapan. Kahit nga mga kabukid nasa punlaan pa lang siya mga kabukid, ay pwede natin siyang agapan. Kasi pag hindi natin to aksyonan ngayon mga kabukid, tulad ng sabi ko kanina, baka mas malala pa yung magiging resulta sa ating harvest ngayong taon. Kasi tulad niyan, nabahaan na yung ating palayan. So mas dumami yung itlog ng mga steam borer. Ayan, steam borer kasi yung tawag dito mga kabukid sa uod na ito. Paglaki nito mga kabukid, nagiging paru-paro. Ayan, paru-paro na puti o paru-paro na brown, kulay brown. So mapapansin nyo, pag, ano, pag may bunga na yung mga palay natin, maraming lumilipad-lipad. Ayan, yun po yung steam borer. Para sa ating mga millennial farmer o para sa ating mga farmer na rin mga kabukid, turuan ko kayo kung paano maagapan ito, ano yung ginagamit ko para magkaroon ng pagbabago yung ani natin ngayong taon mga kabukid. So ayan mga kabukid, inahanda ko na yung sprayer natin. So bali mag-spray tayo ngayon. So ipapakita ko muna sa inyo yung ginagamit nating produkto para mapuksa natin, maagapan agad natin yung problema sa ating pananim mga kabukid. So mayroon tayo dito Alta for insecticide mga kabukid, at mayroon naman tayong Paltero para naman to sa fungicide. Yung sinasabi ko kayo na mga kabukid na nalalanta, nauuga yung ating mga dahon ng ating pananim, tapos naninilaw yung puno. So ito yung mas mabisang produkto pang laban dito mga kabukid. Kasi meron silang tinatawag na systematic mga kabukid. Na pag sinabing systematic mga kabukid, pag tumama ito sa dahon, pag nag-spray tayo, kaya pag nag-spray tayo mga kabukid, make sure talaga natin na matatamaan yung dahon. Kasi a-absorb yan pababa hanggang sa puno ng ating pananim. Kung saan nangingitlog mga kabukid yung steam borer, yung mga uod na yan, ay maaabutin siya at mamamatay talaga mga kabukid. Kaya the best talaga itong gamitin mga kabukid. Ayan. So ayan mga kabukid, yung Altero at saka Alta, papaghaluin natin ito mga kabukid. Ayan. So kung gagamit tayo nito sa isang tangki ng spray mga kabukid, 3 kutsara dito. Ayan. Sa Paltero naman, 2 kalahating kutsara. O di kaya, pwede mo itong gamitin itong cup niya. Isa nito sa isang tangki ng spray. Ito lang yung gamitin natin mga kabukid para mas safe. Ayun mga kabukid, kung mag-spray po tayo, so mas maganda pag hapon ganito. Mga alas 3 or alas 4 mga kabukid. Ayan.
kasi nandiyan yung time na yung mga insekto, mga kabukid, natutulog na rin. Diyan na rin na nananahanan mga kabukid pag ganitong mga oras. Para mas mababad yung ano, yung i-spray natin hanggang umaga. Ayan, so tara mga kabukid. Mga kabukid, huwag nyo palang kalimutan mag-mask para hindi nyo po ma-inhale yung amoy. Ayan mga kabukid, naabutan na tayo ng dilim, no? So katatapos lang natin mag-spray. So tapos na tayo dito sa kalahating itarya. So bukas doon naman tayo sa pangalawang itarya nating farm mga kabukid. So malawak-lawak na yan mga kabukid. So ayan, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating adventure ngayon. Kung may katanungan po kayo sa ating ginamit na product, so pwede nyo pong i-follow yung page ni LJ Agro Industrial Solution Incorporated. Ayan, so pwede kayong magtanong doon mga kabukid para sa mas maraming informasyon. Ayan, kung gusto nyo naman pong bumuli ng product, pwede kayong mag-message sa akin directly mga kabukid para ma-assist ko kayo. Ayan, so bago ang lahat mga kabukid, so bali ilalagay ko na lang yung sa description link yung mga iba pang detalye mga kabukid para mas hindi natin makalimutan. At huwag yung kalimutan mga kabukid, available na pala yung ating kabukid membership. Just click the join button para makapili po kayo ng membership na gusto nyo pong i-avail. Ayan, so hanggang dito na muna tayo mga kabukid. So kita-kits tayo sa ating next vlog. Ayan, so bye-bye.